Gagamba na gumagamit ng latigo? Gagambang mahilig manggulat? Yes! At gagamba na kumakain ng ahas? Ilan lang yan sa mga kakaibang gagamba na makikilala mo for today's episode. Umpisahan natin ang ating kwentuhan sa gagamba na mahilig manggulat. Ito ang trapdoor spider. Bumubuo ito ng bahay sa ilalim ng lupa at kung may insektong mapadaan sa kanyang teritoryo, ito na ang kanyang katapusan. Sa bawat insekto na kanyang mauhuli, tinuturukan niya agad ito ng lason. Kahit mabagsik na hunter ang mga trapdoor spider, hindi ito agresibo sa tao. Mahilig nga lang talaga silang manggulat. Oh no! Mahina ang kanilang paningin at umaasa lang sila sa vibrations para sa direksyon ng kanilang prey. Yes! Kaya huwag mong pipiliting buksan ang kanilang pintuan dahil ayaw nila noon. Yung aircon daw kasi baka lumabas. Oh no! Next ay ang gagamba na may sapot na sa sobrang tibay, maski ahas ay kaya nilang hulihin. Ito ang sapot ng mga redback spider. Sobrang bangis nito at kahit ahas ay hindi ligtas sa kanila. Para makahuli ng pagkain, naglalagay ang mga redback spider ng sapot sa sahig. Mabusisi nilang ididikit sa lupa ang bawat hibla ng sapot at ito ang kanyang magiging patibum. Pag may naligaw na langgam sa kanilang pwesto, peligro ito na mapadikit sa mga sapot. Kapag tuluyan nang dumikit ang langgam sa sapot, hindi na ito makakatakas pa. Mararamdaman ng gagamba ang vibrations ng nagpupumiglas na langgam, kaya hihilain niya ito pataas. Pagkahila sa taas, dito niya ito kakainin. Kung na-amaze ka sa trap na sinet up ng mga redback spider, dapat mong mapanood ang estilo ng mga bolas spider. Para makahuli ng pagkain, naghahabi sila ng mahabang sapot. Sa bawat dulo nito, may likido na sobrang lapot, kaya nitong dumikit sa kahit anong hayop. Isa sa paborito nilang pagkain ay ang gamugamo at itong plano niyang hulihin. Iwawasiwas niya ang kanyang sapot hanggang sa matamaan niya ito. Ang likido na to ay parang mighty ban sa sobrang dikit at kung tumama ito sa gamugamo, hindi na ito makakatakas pa. Ito ang gagamba na hindi marunong maghintay at siya na mismo ang huhuli sa kanyang pagkain. O ito, nakakita ka na ba ng gagamba na nagpapanggap bilang langgam? What? Yup. Believe it or not, yung nakikita mo sa screen ay isang gagamba at hindi isang langgam. Ang tawag rito ay ant mimicking spider. Ginagaya nila ang anyo ng mga langgam dahil ang mga langgam ang paboritong kainin ng gagamba na to. Dahil sa kanilang itsura, mas madali nilang nalalapitan ang grupo ng langgam na parang isang espiya. Malalaman mo lang na sila ay gagamba dahil sa kanilang mahaba at makapal na panga. Ito ang gagamba na patraidor kung umatake. Sa maniwala ka man o hindi, meron palang cute na gagamba. Sila ang mga jumping spider. Kahit takot ka sa gagamba, parang di mo makukuha ang matakot sa isa na to. Kapag nakatingin ka sa kanilang mata, para silang nangungusap at may gustong sabihin. Ano kayang iniisip nila? Tinawag silang jumping spider dahil kaya nitong tumalon sa layo na katumbas ng 50 times ng kanilang body length. May 4,000 species ng jumping spider at lahat sila ay eksperto sa pagtalon. Ito ang pinaka-cute na gagamba habang kinakain ng lamok na pinaka-nakakainis na insekto. Kung nag-i-enjoy ka sa ating episode, please, pakilike naman ang video para maging friends din kayo ng gagamba na to. Back to our topic, isa-isa mong maikilala ang mga unbelievable spiders pero siguradong hindi ka pa nakakita ng gagamba na marunong manghuli ng isda. Sila ang fishing spider at kaya nitong sumisid sa lalim na 5 feet at magtagal ng 30 minutes. Nakatira ito malapit sa ilog at sapa kung saan ang kanilang katawan ay nakapag-adapt bilang mangingisda. Ang katawan nito ay nababalot ng buhok at ito ang ginagamit nila upang maramdaman ang bawat galaw ng mga isda.
pag oras na para umatake, para itong kidlat na sa sobrang bilis, wala nang malay ang isda sa kung ano ang umatake sa kanila. Pagkahuli sa isda, tinuturukan niya ito ng lason. Ang lason ng fishing spider ay sobrang lakas, kaya nitong lusawin ang laman loob ng isda. Mula sa ilog, lumipat naman tayo sa desyerto ng Africa para makilala ang sand spider. Medyo mahihiyain sila kaya di mo sila agad makikita. Eksperto sila sa paghuhukay ng buhangin. Sa tuwing naugutom, nagtatago sila sa buhangin para gulatin ang kanilang biktima. Gaya ng uod na to na ayaw ng pakawalan ng gagamba. Kung ang pinakamakamandag na gagamba ang pag-uusapan, ang Brazilian Wandering Spider ang may hawak ng titulo. Ayon sa Guinness Book of Records, meron itong neurotoxin na kayang makapatay ng tao at lalong delikado sa mga bata. Halos lahat ng kontinente ay may nakatirang golden silk orb weaver at isa ito sa may pinakamatibay na sapot sa animal kingdom. Kaya nga nitong humuli ng ahas dahil sa tibay ng kanyang sapot. Kahit kaano pa yan kalaki, kayang-kaya yung buhati ng kanilang sapot. Kung sinuswerte, nakakahuli pa sila ng dalawang ibon ng sabay. Gaya ng sa video, may kita ang dalawang kawawang ibon na nahuli sa sapot ng gagamba. Ang lupit talaga ng gagamba na to. Sa lahat ng spider species, ito na ata ang pinakaayoko. Sila ang mga huntsman spider o mas kilala sa tawag na gagambang bahay o gagambang banyo o gagambang kwarto o gagambang kusina, depende na lang kung saan mo sila nakita. Sila ang may record bilang longest leg span of any spider at hindi pa ito mapili sa pagkain. Gaya sa video na naaktuhan ng huntsman spider na kumakain ng daga. Kung ako sa may-ari ng bahay na to, lilipat na ako ng ibang bahay. Kung curious ka naman sa kung sino ang pinakamalaking gagamba sa mundo, yan ay ibibigay natin sa Goliath Bird Eater ng South America. Ang katawan nito ay singlapad ng plato at mas malaki pa sa palad ng iyong kamay. May lapad ito na 11 inches at timbang na 170 grams. Oh, wow! Wow! Mas mabigat pa ito ng 10 beses sa gagambang bahay. Wala silang peligro na dala sa tao dahil hindi ito makamandag at wala sa ugali nila ang mga gat ng tao. Pero kung singlaki mo lang ang daga, dapat kang matakot dahil isa yan sa paborito nilang kainin. Kahit mabangis na hunter ang mga gagamba, madalas sa kanila ay nagiging pagkain din ng mas malalaking hayop gaya ng ibon at lizards. Kaya ang gagamba na to ay nakaisip ng mabahong camouflage para iwasan sila ng kanilang kalaban. Ang tawag rito ay bird dung crab spider. Ang kanilang anyo at itsura ay mistulang pupu ng ibon dahil sino ba namang predator ang gaganahang lumapit sa pupu ng ibon? Iba naman ang trip ng whip spider. Ang katawan nila ay parabang sanga ng manipis na kahoy kaya madali silang nakakapag-camouflage sa paligid na parang stick. Ang iba namang gagamba gaya ng spiny orb weaving spider ay nag-evolve ng may nakakatusok na anyo para i-discourage ang mga predator na huwag silang kainin. Para kang nakalunok ng cactus kung ito ang kakainin mo. Hindi lahat ng gagamba ay umaasa sa camouflage dahil ang iba umaasang makatakas sa kalaban sa paraan ng pag-tumbling. Ito ang wheel spider ng Africa at kaaliwan mo ang paraan nila sa pag-iwas sa predator. Sa tuwing may panganib, tumatumbling sila kaysa gumapang. Ayon sa research, mas mabilis silang kumilos tuwing tumatumbling kaysa sa tumakbo. Ang mga bagong pisa na gagamba naman ay may kakaibang paraan para maglakbay. Sa tuwing malakas ang hangin, naglalabas ng sapot ang mga gagamba na to na parang parachute. Dito sila sumasama sa malakas na ihip ng hangin para lumipat ng lugar. Ang tawag sa estilo na to ay ballooning at halos lahat ng baby spider ay kaya itong gawin. Sa bansang China, may makikita kang gagamba na kalahin ng trapdoor spider. Ayon sa iba, kamukha raw ito ng Oreo cookies. Gutom lang ba ako? Mukha talagang Oreo cookie. Ito ang hourglass spider at maraming exotic pet collector ang may gustong mag-alaga nito.
Hindi patiya kung bakit ganito ang hugis ng kanilang likod, ngunit marami nagsasabi na ginagamit nila ito bilang panakip butas sa tuwing may papasok sa kanilang bahay. Sobrang sarap ang matuto tungkol sa mga gagamba, kaya mas lalong happy kapag nakita mo ang gagamba na tinawag na Happy Face Spider. Meron kasing nakakorteng smiling face sa kanyang likod na hanggang ngayon ay hindi patukoy kung ito ba ay para sa communication signals o pang-attract ng mating partner. Ang Happy Face Spider ay makikita lang sa Hawaii, pero dito sa magandang isla ng Singapore, may kakaiba rin gagamba na dito mo lang matatagpuan. Sila ang 8-spotted crab spider at isa na siguro sa pinakamagandang gagamba na iyong makikita. Sobrang bihira lang ang makakita nito dahil sila ay classified bilang endangered animals. Nakakalungkot lang dahil kung alin pa ang pinakamaganda, yung pa ang nanganganib ng maubos. Kung tuluyan nang maubos ang crab spider, ibibigay na lang natin ang titulo ng pinakamagandang gagamba sa mga lalaking peacock spider. Ang mga lalaki kasi ay nababalot ng makulay na dekorasyon para tawagin ang atensyon ng mga babaeng spider. Kung hindi ka pabor na sila ang pinakamagandang gagamba, hindi ka pwedeng tumutol na sila ang pinakamagaling sumayaw. Let the music play! Igiling-giling, igiling-giling, igiling nyo na matunaw ang aba. Igiling-giling, igiling-giling, hayaan yung mata nila ay lumuwa. Ngayon, andito na tayo sa ating shout-out portion. Hello kay Skyblade, Ian Florendo, Mark John Damuso, Aljamir Sarmiento, Kate Nicole, Prince Normel Marshall, at Clifford J. Madunza. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!